usually, namumutang tayo kasi merong birthday. Namumutang tayo kasi pista. Namumutang tayo kasi graduation. Namumutang tayo kasi meron tayong bibilihin sa Shopee. Meron tayong bibilihin sa TikTok. Pero, ang mga negosyante, mamumutang para palatihin palalo yung kanilang asset. Yun yung mindset nila. Kunyari, mamumutang ako, meron siyang 2% per month. Pero kailangan yung utangin ko, kailangan kumita up to 10% per month. Bakit? Para at least, bayaran ko man yung 2% na interest, pero papasok sa aking 8% income. Yun yung mindset ng mga negosyante. Pero tayo kasi mga Pilipino, hindi kasi ganun yung mindset natin. Usually, at karamihan kasi sa mga Pilipino, ang mindset is isang kahi, isang tukat. Yan ang mindset natin, karamihan. At lalo-lalo pag hindi ka nakapag-aral, hindi ka nakapagtapos, ang laging idudul-dul at ibibigay sa iyo ng mundo, wala ka nang mapupuntahan. Hanggang dyan ka na lang, pero mali po. Si Henry C. walang pinag-aralan, pero ngayon, instant billionaryo na ang kanyang mga anak. Tama? Huwag mong isipin wala ka pinag-aralan. Kasi pag inisip mong wala ka pinag-aralan, wala ka talaga mararating. Pero kung iisipin mong kaya mo, may mayroon kang mararating. Bakit na nag-abroad ba kayo? May nagtulang ba sa inyo? Wala po. Sarili? Sariling desisyon. Alam niyo ba kung anong mangyayari sa inyo sa abroad? Hindi. Pero nag-desisyon kayo pumunta. Ganun din sa pag-negosyo. Hindi mo man alam ang kahihinatnan. Hindi mo man alam kung malilugi ka o kikita ka, basta gawin mo. Kasi pag kumita ka, well and good. Pagka nalugi ka, gawin mo ulit hanggang sa kumita ka. Ganun ang pagnenegosyo. Next. Obstacles to wealth generation. Okay. Sige pa. Inflation, procrastination by spending habits, cultural tradition, and taxes. Inflation, pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Sige lang. Yan, sige pa. Okay. Tama na. Yan. Inflation rate. Ibig sabihin nito, inflation rate, pagtaas ng mga bilihin. Last 2022 na karanas pa tayo ng pagtaas ng mga bilihin? Yes. Umabot ang inflation rate ng Pilipinas last 2022 ng 6%. Kanina sabi ni Ma'am, ang kanilang sa dividendum nila sa MV2 ay umabot ng 7.3. Tama, Ma'am? Okay. Pero ang inflation rate umabot ng 6%. Pero ibig sabihin nun, kumita pa rin si Mac ng 1.3% ng kanyang pera. Kahit na umakyat ang inflation ng 6%. Bakit? Kasi mas mataas yung investing interest niya. Kunyari, ikaw, naglagay ka sa banko, 2% ang interest income. Hindi ko sinasabing pangit ang banko. 100, in 1 year, meron kang 2 pesos kasi usually ang mga bako 2% lang interest. Total niya is 102. Versus yung 100 mo plus yung 6% mo ng inflation rate, 106 yan, lugi ka pa ng 4 pesos. Ibig sabihin nun, mas pababa ng 4 pesos yung face value ng pera mo. Bakit? Because of the impact ng inflation. Kaya kung ikaw ay nag-invest ka sa mas mababa sa interest or percentage ng increase ng inflation compared to sa interest na magbubuha mo sa pesa mo, sa pera mo, malulugi ka kahit gaano pa yung kalaki, kahit million pa yan. Kaya kailangan natin magkaroon ng idea paano natin lalabanan ang inflation. Next. Procrastination, pagliban o pagpabukas. Okay. Ito yung usually yung mga isa sa mindset din ng mga Pilipino. Lubigati, bukas na lang. Next month na lang, next year na lang. Ay, saka na lang, wala pa kong pera. Lagi na natin sinasabi, saka na lang, saka na lang. Pero nung nag-abroad tayo, nagawa natin ng paraan ng utang tayo pang placement fee. Sino ba dito ng utang pang placement fee? Meron ba? Ayan, dami. Nangutang kayo pang placement fee. Nagawa din ng paraan. Eh, ano nangyari? Di ba? Umangat ang buhay ngayon.
Medyo, kahit pa paano. Ilang years ka, ma'am? 14 years. Pero kahit pa paano umangat ang buhay? Medyo po. Medyo? Okay. Kung nilagay mo sana sa negosyo, inuutang mo nun, baka ngayon, hindi lang medyo, baka ngayon, milyonaryo ka na. Yun ang problema sa Pilipino. Saka na lang kasi walang pera. Pagdating sa negosyo, pero pagdating sa ibang bagay, kaya naman palang gawa ng paraan. Okay, next. Buy spending habits. Buy what you need, not what you want. Karamihan, hindi naman lahat ng babae, karamihan kasi, kalimitan sa mga babae, bili ng mga bagay na gusto nila. Pero hindi naman pala nila kailangan. Kunyari, nagpunta ka ng mall, may nakita ka magandang damit, ay, kaya po tayo dyan, katangi. After 1 month, 2 months, tumaba ka na, hindi mo nakasya yung damit. Sayang. Ang tanong, yung damit ba na yun, kailangan mo? O gusto mo lang? Gusto mo lang. Yun yung tinatawag natin, body spending habit. Hindi mo naman pala kailangan. Gusto mo lang, pero pinili mo. Isa pa, Ajay Carlupang, meron ka nandito 42 inches na binili flat screen TV. Nainggit ka, bumili ka ngayon ng 52 inches. Utang. Diba? Ibig sabihin ito, body spending habit pa rin yun. Hindi mo naman kailangan na mas malaki para lang makipag-kompetensya. Minsan, body spending habit nangyayari because of inggit. Okay, next. Custom and tradition. Parties, pasalubong, and others. Sino dito ang umuwi na walang dalang chocolate? Ay, medyo marami dito. Sino dito ang umuwi na mayroong dalang chocolate? Pagkita sa kamay. Ayan, marami. Ang tanong, kailangan ba? Mga bata. Sabi ba? Hindi naman kailangan eh. Pero minsan, ang nasa isip kasi ng mga OFW, ay, kailangan ko magdala ng pasalubong kasi, ay, ano na lang kaya ang sasabihin na sabi, baka sabihin nila kuripot ako. Grabe with atin mga OFW, nagkapo abroad na walang sampit ng kulang isang atoblerol. Pero alam nyo ba, yung ibang mga kapitbahay nyo, yung ibang mga kamag-anak nyo, nung nasa abroad kayo, pinagkikismisan na kayo. Karamihan, ano sabi nila? Ay, di ba ni Margaret at asawa na, asawa na ni Mario? Ngayon, amun nakita ka noon ni Martha, iso na di abroad at sa bahay na. Ulay, wait, awan na kita na. Alam na, sipugang ka na ni Maria, ito ba, hindi minsan mga Pakistani. Ala, ginahasa ka na iso na. Ala, may isang anak na di abroad. Ala, may isang asawa na. Pinag-chismisan ka habang yan. Pero ang tanong, pag walang-wala ka na, ubus ka na, tutulungan ka ba nila? Hindi. Yun nga. Hindi ka naman pa nila kayang tulungan. Pero nung meron ka, sige, andyan sila. Pero ngayon, walang-wala ka na, wala na rin sila. Tama. Okay. Ibig sabihin nito, okay lang yan, custom and tradition. Pero minsan, kung hindi naman kailangan, huwag natin gawin. Isa pa, money is a family matter. Lalo-lalo na sa mga mag-asawa, pag meron kayong mga bibilihin, mga bagay, ipaalam ninyo sa inyong mga asawa. Bakit? Kasi pag hindi nyo pinaalam yan, nagiging dahilan yan ng Hawaii. Okay, ayan si Ma'am Krista yan. Okay. Si Ma'am Krista kasi one time, bumili yan ng gold. Gold ba yung nakita? Sing-sing? Okay, yan. Si Ma'am Krista bumili ng gold, sing-sing. Hindi niya sinabi sa asawa niya. Ngayon, during pandemic, sabi niya sa asawa niya, Han, ipon siya na nata ate, sing-sing. Sabi, nakita ng asawa niya, saan mo kinuha yan? Ginatang ko ito. Ay, nag-awis sila. Ba't hindi mo sinabi sa akin, ganito ganyan? Ibig sabihin nyo nun, kahit mag... Hindi, ano yung sinikismis ko siya kahalap? Ibig sabihin nito, pag mga matters pagdating sa pera, huwag mong solohin ang pagdidesisyon. Yes. Sabihin mo sa asawa mo,
Kasi money is a family matter. Okay, next. Basta sila pa. Taxes. Legitimate transaction is corresponding taxes. Ayan. Ito yung isang bagay na hindi natin pwedeng tanggalin. Actually, ang taxes, this is one of the inherent power of the government. Kahit wala to sa constitution, automatic yan na meron tayong taxes. Bakit? Ang sabi pa nila, taxes is the lifeblood of the government. Diyan kasi nila kinukuha yung mga pang-servisyo sa mga publiko. Pero minsan dyan din kinukuha ng mga kurakot ng pera. Oo, meron din yan. Pero maganda ang taxes. Bakit? Sino dito umuwi ng 2019, 2020 or during pandemic? Yan. Sino nag-stay sa hotel sa Manila? Yan. Sino ang sumakay sa bus ng OWA? OWA, yan. May binayaran kayo? Wala. Sa hotel, may binayaran? Wala. Pagkain? Wala. O, libre lahat. Ang iba doon ay galing sa taxes ng mga Pilipino. Yan. Okay, next. Check natin. Paano yung impact ng taxes? Bakit siya sinasabing obstacle pagdating sa wealth generation? Ang savings mo 100 sa bangko. Meron siyang 2% interest rate. 2 piso. Yung 2 piso na yan, babawasan pa ng 20% tax income or income tax ng gobyerno. So, 0.4. Imaginas mo ito, 1.60 na lang ang pera mo. Ang interest ng pera mo, interest rate. Ngayon, pumalo ang ating tawag ito, yung sabo na kanina, inflation ng 6%, bumaba pa lalo yung pera mo. Ganun yung impact niya. Lalo na pag nagsabay na ang taxes at saka inflation, kawawa na yung interest rate mo sa banko. Okay, next. Financial independence, okay? Ayan, okay lang dyan. Pagdating sa financial independence, meron lang isang bagay or isang tao na may problema. Bakit hindi natin nakikita? Bakit hindi natin na-achieve? Bakit hindi natin napupuntahan yung gusto nating bagay? Siya. Siya ang may problema. Siya ang pinakakalaban talaga natin. Kilala niyo siya? Kilala niyo sa Emiya ko? Okay. I, me, ako. Walang ibang problema, walang ibang kalaban sa wealth generation kundi ikaw mismo sa sarili mo. Kasi kahit gaano kaganda ang isang inatendahan mong training, kung hindi mo gagawin sa buhay mo, useless yan. Kasi ang pinaka-problema pagdating sa financial independence is I, me, ako. Next. Okay, sige lang. Sige lang natin. What is the right way to save? Ayan. Sige, diretso mo. Sige pa.